Napaka-importanteng disiplinahin ng mga magulang ang mga bata dahil dito nakasalalay ang kanilang kinabukasan. Sa 13 taong karanasan ni Jojo bilang magulang, marami na siyang natutunan pagdating sa pagpapalaki ng mga anak. Si Jojo ay isang motivational speaker at personal trainer. Ang kanyang karanasan bilang magulang ang kanyang pinapayo sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Ang aming framework lang kung tatawagin ko sa pagdidisiplina, kombinasyon siya ng pagmamahal at saka ng pagkukontrol. Kung ang isang bata ay sobrang mo namang kinontrol, lahat ay pasigaw, pwede kang makapag-raise up ng mga batang magre-rebelde. Dahil palang wala silang kalayaang makagalaw. Pero pag puro namang pag-ibig, lahat ng kagustuhan ay pinagbibigyan. Pwede ka naman din makapagpalaki ng mga batang quote-unquote spoiled. Ang pagtanggap ng mga anak sa pangaral ng mga magulang ay nakasalalay sa pamamaraan ng pagdidisiplina. Huwag na huwag niyong gagamitin yung kamay sa pagpalo or sa pagdidisiplina sa mga anak dahil ang kamay ay dapat daluyan ng pagpapala. Ang isa sa mga pinakamagandang investments na ginawa namin ni Missy sa pagdidisiplina sa aming mga anak ay itong spanker. Meron pa siyang rules na nakalagay para hindi namin makalimutan, no? Nakalagay pa rito, kailangan you should spank the child. Hindi dapat sa ulo dahil pwedeng masaktan, hindi pwede sa mga braso. Sabi rito, kailangan po doon po sa, alam mo yung katabaan ng puwet ng bata. Kasi doon po, walang bone. So hindi masasaktan, hindi magkakaroon ng injury ang bata. Yun nga lang, medyo ang dami dyan mahapdi ng konti. So kailangan pag naramdaman nila yung sakit na yun, doon lang naintindihan na ang kasalanan ay mayroong consequence ng pagdidisiplina dahil mahal ka ng mga magulang mo. Ang brutal na pamamaraan ng pagdidisiplina sa anak na dala ng galit ay hindi nakakabuti para sa bata. One of the verses in the Bible, Ephesians chapter 6 verse 4, sabi, fathers or parents, do not exasperate your children. Pag ang bata ay lumaki sa gulpi, lalaki siyang mapait yung kanyang pagtingin sa parental authority na pwedeng matranslate sa kanyang pagre-rebelde sa Diyos nating or Ama nating nasa langit. May mga panahon din namang nadadala ng emosyon si Jojo. During the times na nagkaroon ako ng quote-unquote excesses, meaning siguro napalo ko siya ng higit pa sa dapat kong gawin or nasigawan ko siya ng masigit pa sa dapat na sinabi ko. My wife and I have always been, by God's grace, humble to approach our child or our children to ask for forgiveness. Na anak, yung ginawa ng pagpalo sa'yo ng papa kanina, mali na yun. So ipagpatawad mo. Kitang-kita sa kanilang mga anak na pinalaki sila ng maayos ng kanilang magulang. Ang mga bunga nito ay nagiging malaking pagpapala para sa kanilang pamilya. I learned to be a good brother to my siblings and also na wag maging makulit. I learned to obey mommy and daddy already. Pag nakakakita ako ng ganong indikasyon sa aking mga anak, my wife and I would always, you know, come together and say, we must be doing something right. May ginagawa tayong tama dahil nakikita mo naman na may bunga na nakikita mo sa buhay nila. Ang marahas na pagdidisiplina sa ating mga anak ay nag-iiwan ng malalim na sugat na maaari nilang dalhin habang buhay. Hindi dapat ang magulang ang sanhin ng hinanakit. Sa halip ay sila ang nagbibigay ng pagmamahal, pag-aaruga at tamang gabay sa kanilang mga anak.